Amen! Masalubos siya magwasan sa mga tagapanggisinan. Nag-ibag na ang tao sa bahay ng kapawag sa inyo. Good morning! Sa kapong magandang umaga sa mga nagkagandahan, nagwagapuman ng anak ng Diyos na lubos na pinagpala. Amen po ba? Sa kapong maramas na kalapang na may Diyos. Amen! God is good! Pag-ibig niya ay tunay, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. At siya ay ating tapat, magpakailan. Amen po ba? Tunay nga po na sa bawat umaga ay lagong bago at sariwa ang pag-ibig po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At ang kanyang kahabagan sa atin, tunay nga po walang kapatay. Amen po ba? At ang iniwala po ako na sa mga na ito, tunay nga po na ipinaranas po sa atin ang Panginoon ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kahabagan. Amen po ba? At marapat lamang po, ibigay po natin sa Diyos, ibalik natin sa Panginoon, handong natin sa Kanya, ang pamuli at pagsamba na nararapat po. Amen po ba? Sino po dito na excited na na magpuri sa Panginoon? Magsabi na naman malakas na Amen. Amen! At po nangyarap po ang bawat isa na tayo na po ay umayong lahat. At sa umaga po ito, patuloy po na magkaroon tayo ng excitement. Expect at heart sa magandang paggagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Sa iyo po ang ito itaas ang ating Panginoon sa pahit. Simulan po natin umawit, marambahan, magpuri sa Panginoon. Purihin na ang Diyos. Kuni nga Panginoon na wala kami ibang nais, wala kami ibang inaasam kundi ang patuloy na manahan at manambahan sa iyong presensya ng Diyos. Panginoon, sa umaga rin po muli namin, inataas sa iyo, Panginoon, at sinusuko sa iyo, Diyos, ang aming pagbuhay. At muli mong tanggapin, Panginoon, ang papuri ng iyo ng mga anak. Kunin nga, Panginoon, ang puso natin inaupo, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig, Lord. Hindi mo kami makuha ng pag-ibig ng iyong presensya. Iba kapatid, magiging isang panalangin po natin ang laman ng awit na ito. Maglambing po tayo sa Panginoon, sa Diyos, sa Kanya. Oh, sa'yo'y malamig. Sa'yo'y sa'yo ang pag-ibigan sa bawat
ko ng ibang mga hindi pa kanyang patuloy na manahan at panambahan sa presensya. Uy na Panginoon, nasabik kami at uhaw na uhaw, Panginoon, na maranasan ka sa aming kalangin na. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa mga pangako mo, Panginoon, na tunay niyang pinakahawakan ko na ng Diyos. Salamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa aming buong buhay. Patuloy ko na rin na anong sa'yo, Panginoon, ang pinakamataas na pamuhi, pagsapa, pag-aral ko po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen!
patuloy po lang sa bagay ko. Kasi gawin natin ang pag-aaralan ng Diyos at patuloy natin gawin din ang kanyang hawak niya sa kanyang mga ito. Kung nga wala nang lahat ng Diyos, wala kami ibang natin sa mga ito, hindi ang patuloy iyadok sa iyo ang aming paguluhan natin ang bansa. Sige po, itaas pala natin kamay sa Panginoon. Oh,
Panginoon ang buong gawain na ito at pagiging mo ng aming mga buwan. Sa iyo lang ang ibigay, Panginoon, ang pinakamataas sa kapulian at pagiwalaan ito ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Title po ng team natin ay Final Call. Amen po. So, sabi mo sa katabi mo, kapatid, ikaw ang magiging final call sa mga tao. Naalala ko po, alam niyo po ang Panginoong Jesus, nung siya po ay nakapako na sa krus. Pinako na siya doon sa krus. Hanggang sa huling hininga niya, naging final call pa rin siya. Bakit? Kasi yung katabi niya, naligtas pa rin. At alam niyo po, dito tayo tinawag ng Panginoon. Sabi ko nga po, bakit hindi tayo sa ibang simbahan tinawag, bakit sa Rema? Kasi ito yung mission natin. Pansinin po natin yung mga simbahan natin dito sa Rema, nasa liblib na lugar. Cute! Diba po? Nalala ko nung nagpunta doon si Pastor Boy sa amin sa Batangas. Nung nakita niya yung simbahan doon sa Malbar, sabi niya, Pastor, banggitin ko lang po. Sabi niya, ayoko dito. La, ayaw ni Pastor sa simbahan namin. Ayoko dito. Bakit? Kasi mula sa highway, kakanan ka. Tapos, kakanan ka ulit. Tapos, kakanan ka ulit. At kakanan ka ulit. Ilang kanan? 4. Tapos, liblib. Parang pagpasok mo, may bahay pa ba dito? Siyempre, dahil tayo ay worker po, hanggat may daan, may bahay dyan. Di ba po? May mga tao dyan. Sabi niya, ayoko dito. Ayaw man natin, pero ginusto ng Panginoon dyan eh. Bakit? Kasi always may dahilan. May dahilan po ang Panginoon. Bakit niya tayo dinadala? Bakit nagbubukas ng gawain sa mga lugar na yan? Kasi may mga malalaking simbahan dito sa Pilipinas na hindi nila magagawang magtayo ng simbahan sa mga liblib na yan. Amen po. At ang makakagawa po nun ay tayo po mga taga-Rema. Yung iba, simbahan, may mga artista. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang artista lang yan. Diba? Mga taga-Rema, mukhang artista. Hindi tayo po mapasok sa showbiz, mahirap na, di ba? May mga simbahan po na talagang nakukuha nila mga artista, mga nasa politika. Lagay mo yung kamay mo sa puso mo. Sabihin mo, Panginoon, more of you. Nag-e-expect kami sa'yo. Patuloy na nauuhaw kami sa'yo sa mga mensahe mo sa bawat isa sa amin. Bigyan mo ko ng kalakasan, ng katapangan, ng paglabas namin sa camping na to, magawa namin pinapatrabaho mo sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Ngayon kagabi, ang dami kong binanggit, haba ng service eh. No, yung thank you. Yung anointing po kagabi ay andito, present ang anointing. Ngayon kapag nandiyan yung anointing, mahirap mo kasing i-dismiss ang mga tao. Hangga't andito si Lord, mahirap namang mauna kang pauuwiin mo dahil lang sa schedule eh. Yung services natin sa gabi ay unlimited yan eh. Wala tayo talagang timetable. Excuse me, yung schedule na pagdating na alas 9, uwian na. Ngayon, kung hanggat kumikilos ang Espiritu ng Diyos, kahit pa hanggang alas 12 yan eh. At ewan ko po, kung meron po rito yung inabot tayo na alas 5 na madaling araw, natatandaan niyo yun? Ngayon, eh, hindi mo pwede sabihin na, o alauna na, dapat time out na, uwian na. Eh, katawang panlupa ito eh. Ang Holy Spirit po ay teacher. Kapag ka siya ay nagtuturo, meron siyang point number 1. Ano susunod? Point number? Oh, hello. Nawala na kayo. Ulitin ko po. Kapag ang Holy Spirit nagtuturo, teacher kasi siya, kaya ang unang niyang ituturo, point number 1. Ano susunod?
Point number two. Tama? Susunod. Point number three. Kung hindi mo nakukuha pa, hindi pa siya tapos sa point number two, hindi siya aabante sa point number three. Pagka nakuha na ng mga tao yung point number two, dun lang siya aabante. Kaya nga may mga pastor po na pag nagtuturo, at lalo na kapag tulog-tulog yung mga miyembro nila, umiikot-ikot siya. Bakit? Hindi kasi nagiget ng mga tinuturuan. Para saan pa yung turo kung hindi rin lang maiintindihan. Ngayon, ganun po ang Diyos. Ang tawag po ron ay progressive. Progress. Progressive. Ibig sabihin, yung tinuturo ng Diyos, last camp, may mga bagay na itutuloy siya ngayon. At kung hindi natin makukuha ito ngayon, may itutuloy niya sa susunod na camp. Minsan, ang Diyos po ay kapag ka siyang nag-decide, out of the blue, wala sa topic, bigla siyang kumikilos. Nasasabi niya, ito yung topic. Nalala ko po nung time na si Kenneth Hagin ay nagtuturo po ng something na Mother's Day. Kailan ba ginagawa ang Mother's Day? Ha? May. Ngayon, nag-ready na siya ng sermon na ito, tuturo ko, point number one to Mother's Day. Alam niyo po, biglang nung andun na siya sa service at naka-outline na, naka-ready na, na-practice na niya, ituturo niya ng Mother's Day, biglang sinabi ng Holy Spirit sa kanya, magturo ka ng healing, kagalingan. Nakipag-argue daw siya na, eh Lord, eh, ito yung naka-ready tsaka Mother's Day ngayon eh. Hindi naman evangelistic day ngayon eh, yung ganun-ganun. Nakipagtalo siya. Pero nung tumayo siya sa pulpito, nagturo siya ng healing pa rin. Alam niyo, may mga tao palang may sikretong may sakit na naggalingan. Alam lang Holy Spirit kung ano yung kailangan ng tao. No? Kaya minsan, biglang magbabago ang topic, pero hindi always. Minsan lang. Kaya dapat po, ang mga pastor ay dapat nakapag-pray. At saka, ang isa pa po rito, bago kayo pumunta ng simbahan yung asawa, hindi kayo okay. Ngayon, sabihin natin, Lunes pa lang, nung nag-start na po ako magturo, Lunes pa lang, sasabihin mo na, advice-an mo ko, anong gagawin ko? Kausapin mo yung pastor namin, nasabihin niya sa akin kung ano ang solusyon sa problema ko. Bakit? Kasi ang pastor po ang bibig ng Diyos sa simbahan. How many times ito na nangyayari. Ngayon, Martes pa lang, kahapon, Lunes, Martes, Miyerkules, sinasabi mo kay Lord na, Lord, nag-expect ako ng advice, nag-expect ako ng tulong mo. Mangusap ka doon sa pastor sa Sunday. Kaya yung pastor, pinagpe-pray mo, yung problema mo, pinagpe-pray mo, at pagdating ng Sunday, hulaan nyo ano ang sasabihin ng pastor sa inyo. Yung mismong rema, yung mismong sagot ng Diyos doon sa prayer mo. Kahit yung pastor, walang alam na nag-aaway kayong mag-asawa. Magugulat ka na lang dahil may lalabas sa bibig niya na sasabihin mo, ayun ang sagot. How many times po yung ganito nung ako po ay madalas sa main church, yung bihira pa akong lumabas, na may mga tao po na nagpe-pray na may mga problema riyan. Minsan, may mga secret sila eh. No, na halimbawa, yung isa, sa halip na pastor niya o sa akin niya sasabihin na, paano to pastor? Kasi may trabaho ako. Ganito. Paano yan, pastor? Kailangan ko nang magtrabaho. Mga ganun-ganun. Hindi nila sinasabi sa akin, which is mali. Dapat sa pastor mo sasabihin yan. Hindi doon sa ibang pastor o sa ibang kasamahan mo lang. Kasi yung kasamahan mo lang, yung katabi mo lang, maaaring hindi niya alam ang sagot eh. Kaya ang nangyayari po, ngayon, maganda naman na yung kinausap niya ay sabi niya, pag-pray natin ngayon yung sagot sa problema mo at sasabihin ni pastor ang sagot bukas. So, trabaho po ang usapan. Alam niyo po, kinabukasan, kinukwento nila sa akin na ang na ganyan, kasi nakalagay po sa Biblia, ay panalangin niyo kami para sino nagsabi nun? Si Pablo. Kaya yung pastor mo,
magiging boring ang mga sermon niyan kapag di mo pinagpe-pray. Kasi ang pastor po, siya ang boses ng Diyos sa simbahan. Ngayon, kung maaalala ninyo, nung tinawag po si Samuel, natutulog si Samuel noon, 12 anyos pa lang siya, Propeta Samuel, yung nagtawag kay Haring David, no, yung nag-anoint. May boses po siyang narinig, ang sabi niya, sabi ng boses, Samuel, Samuel. Ngayon, nagising si Samuel, pumunta ngayon doon sa pastor niya. Sabi niya ganun, bakit po tinatawag niyo ako? Sabi ni pastor, ang pangalan po ng pastor ay Eli. No? Sabi niya, hindi kita tinatawag, matulog ka ulit. Ngayon, nung natutulog na ulit si Samuel, narinig niya, Samuel, Samuel, bumangon ulit siya. Sabi niya, bakit po? Ngayon, pumunta siya kay Eli. Ngayon, sabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Hindi ako nagsasalita sa iyo. Pero, na-realize nung pastor ni Samuel na ang Diyos ang tumatawag. Kaya sabi niya, sa susunod na marinig mo yung boses, sabihin mo, Panginoon, narito ako. Anong gusto mong sabihin? Ngayon, nung pangatlong beses na, nagising si Samuel, sabi niya, di alam na niya ngayon. Ngayon, ang sabi niya, Panginoon, narito ako. Nagsalita na ang Espiritu ng Diyos. Tuloy-tuloy na. May mga tao po kasi kinakausap na ng Diyos, pero patanggi-tanggi. Sasabihin ng Diyos sa'yo na iwanan mo, hiwalayan mo yung kasintahan mong unbeliever. Pero ikaw patanggi-tanggi ka, no? Ngayon, sana sabihin mo, sige Panginoon, kung ano ang kalooban mo, yun ang susundin ko. Alam nyo, ang Diyos magsasalita ng tuloy-tuloy. Magbibigay pa siya sa iyo ng prophecy. Bakit? Tinanggap mo eh. Hindi ka tanggi ng tanggi. Ngayon, dahilan doon sa pagtanggap mo na ito ay galing sa Diyos, magkakaroon ng license ang Diyos na magsalita pa ng marami. Maaring sabihin niya sa iyo, sa ganitong taon ka makakapag-asawa, sa ganitong taon mo, mamimit yung God's will mo, tutuloy-tuloy. Bakit? Tinanggap mo eh. Hindi ka kontra ng kontra. Akala mo kasi, isip mo lang. Akala mo, konsensya mo lang. Pero ang totoo, ang Espiritu na ng Diyos, once na in-acknowledge mo na, tinanggap mo na, na ito ay galing sa Diyos at sinabi mo na, sige Panginoon, kung anong kalooban mo gagawin ko. That will give him the right na magsalita pa. Tuloy-tuloy na yan. Ganun po ang nangyari kay Samuel nung sinabi niya, Panginoon, narito yung lingkod. Ang Diyos nagsimula ng magsalita. Ito ang gagawin ko sa simbahan. Ayan, hindi naman sa tonong ganun, nakakatakot. Pero nagsimula pong magsalita ang Diyos kay Samuel, 12 anyos na ito ang gagawin ko dito sa simbahan. Ito ang mangyayari sa pastor mo, ito ang mangyayari sa ganito, ito ang mangyayari sa ganyan. Bakit? Eh kasi si Samuel, propeta. Ang calling niya, propeta. Kaya nga, eh bakit ganun? Batang-bata pa. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahilan sa iyong kabataan. Basta na born again kayo, usually kapag ka may pagka-propeta ka, naririnig mo na eh. Hindi hintayin lang Diyos yung matanda ka na. Nagsisimulang dumating sa iyo yan, actually sa baptism ng Holy Spirit. Once na baptized ka sa Holy Spirit, dumarating na yung gifts. Initial lang yan, deposito. Alin? Idideposito ng Diyos sa iyo yung baptism ng Holy Spirit, pero yung Diyos, yung gifts ng Holy Spirit ay kailangang kukontrolin ng pastor. Hindi pwede yung na, pastor, mas marami ako napapaslain kaysa sa iyo. Mas marami ako pag nilayans ko, natutumba, ikaw, kaunti lang. Ay, hindi ah. Ang pinakamataas, sabihin natin, ang apostol, susunod, propeta, susunod, ebanghelista, susunod, pastor at guro. Lahat yan ay sa simbahan ipinapanganak. At lahat yan, yung limang tao na yan, ay kailangang magpa-under sa pastor. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya dapat, kung mas marami kang nalelehan sa natutumba kaysa sa pastor, eh hindi yan dapat na magiging tataas ang ere mo. Nakukuha niyo mga kapatid?
Alam niyo ba si ano, si... Oh, naging malinaw ba? Alam niyo, mapipilitan ako maglalakad kapag kami, ano eh, pag mayroong natutulog dito eh. Napansin ko nga kagabi, yung paa ko magaling na eh. Haba ako maglakad, di ba? Oh. So, ganun po ang nangyayari sa, ano, sa simbahan, itong si Samuel. Ngayon, naalala ko pong yung binabagit ko sa inyo na sabi niya, mag-pray tayo ngayon at sasabihin ni Pastor ang sagot bukas. Ang layo ng topic ko. Hindi related. Ngayon, nadi-discourage na kinakabahan na yung nagsabi, yung nag-recommenda na mag-pray tayo ngayon, sasabihin ni Pastor ang sagot bukas. Nalalabas daw sa bibig ni Kuya Boy yung sagot. Bakit? Nagpe-pray sila eh. Eh, hindi nila sinabi sa akin. Mabuti nga na hindi nila sinabi sa akin para hindi ako naapektuhan. Alam niyo nung altar calling na, nagpatayo na ako, something na ganun. Na kumbaga, parang yung nag-recommenda, sabi niya ganun eh, wala na, hindi na babanggitin. Pero nag-pray sila eh. Alam niyo, during nung altar calling na, napakalayo ng topic. Bigla ko raw sinabi yung patungkol sa trabaho. At sa pool na sa pool. Kumbaga, right on target, bullseye na bullseye yung sagot. Kaya tiningnan daw niya yung tao at sabi niya, o, oh, sagot na. Sinabi lang nila sa akin ito after na nangyari. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya nga, ang pastor po ninyo, dapat pinagpe-pray yan eh. Kasi nakalagay sa Bible na si mismong si Apostle Pablo, sabi niya, ipanalangin niyo kami para magkaroon kami ng tamang pananalita na masabi namin yung rema. Kaya every Sunday, kasama dapat sa prayer na Lord, ibigay mo doon sa sasabihin ng pastor namin yung kailangan namin. Kasi kung hindi, sasabihin mo ganun, na narinig mo, oh, na-bless ako, ganito, ang ganda ng sermon, ganun, pero may pangangailangan ka eh. May pangangailangan ng bawat miyembro eh. Hindi yung basta-basta, hindi basta-basta magsesermon na lang na, ayun, sa palagay ko ito, maganda ganito. Parang ano? Parang yung, ano kayang grade ng estudyante ko, no? Kukuha ng notebook, tapos igaganon niya, tapos tuturo niya yung daliri niya, 75 o 75 ang ano mo. Hindi ganun eh. Amen po ba? So, kung ano ang service nyo, kung anong sermon ng pastor nyo, usually, yun ang bunga ng prayer nyo. Amen? Okay. So, next topic. O, mag-unat muna kayo, taas ng kamay. Nahantok kayo talaga. Lagyan nyo naman ng sound. Ah, sige. Next topic. Palagay ko hindi aabutin ito ng ano, ng tatlo, baka nga maging lima eh. Ayan, tapos ang gagawin ko siguro mamaya, tatawagin ko yung isa at sabihin ko, ulitin mo nga yung sinabi ko. So kailangan meron kayong outline. No, kasi huwag kayong aasa sa memory kasi pagtandaan nyo. Basta, kasi nakalagay po sa Biblia sa Habakuk, isulat mo ang mga revelation, isulat mo mga visions, isulat mo. Yan ang sinasabi ng Bible po, isulat mo. Magandang kanta yan, isulat mo, isulat ng isulat mo. Next topic. Okay na kayo? Buksan nyo po yung Bible nyo dito sa... Tahimik nyo, ah. Parang nararamdaman ko, bzzz, gumaganon pa yung ano eh. Gusto ko i-share sa inyo ito muna kasi mamaya pa yung iba. Meron ba sa inyo nagsusuot ng lucky charm? Meron ba? Lucky charm, yung pag sinuot mo, suswertehin ka daw. Ayan, lalabas ako. Meron ba sa inyong nagsusuot ng lucky charm? Yung pagka sinuot mo,
Parang anting-anting. Ha? Huh? Marami kayo niyan eh. Oh, pero kasi yung lucky charm hindi kaila i-tuck in. Yung sa inyo pagka tinitingnan ano, nahihiya yung mga bilbil na oh, tignan yo. Titingnan ko yung mga tiyan niyo, lulubog yan. Mm. Yung lucky charm, ano ibig sabihin ng lucky charm? Swerte. No, yung pampaswerte, yung para ikaw ay usually meron po tinatawag na yung clover leaf. Apat na dahon 'yun eh. Apat. Hindi po marijuana, iba 'yun. Oh, ganun. Na kapag sinuot mo, suswertein ka raw. Yung iba naman ang ginagawa nila yung paa ng kuneho. Rabbit's foot. Nakakapagpaswerte raw yung rabbit's foot. Yung iba naman, yung sa mga anting-anting, yung mata ng pusa. Pusa na ano? Banal na pusa. Yung mata ng pusa, ginagawa nilang anting-anting. Kaya naalala ko po nung bata ako, may nakikita akong pusa na sabi ko, bakit dati may mata to, ngayon nawala. Kinuha daw nila. Di ba nila alam na mabubulok yun? Di naman magiging anting-anting yun, mabubulok yun. Di ba? Na nakawawa lang yung pusa na sinaktan nila. Hmm. Ngayon, meron naman yung ano, yung naalala ko dati na yung isang kakilala ko, pumunta ko sa bahay nila. Ngayon, merong paso dun eh. May paso. Maliit lang na paso, tapos may halaman. Ang nangyari po, nagalit daw sa kanya yung, sabi ko, asan na yung paso? Nagalit sa kanya yung tiyahin niya. Sabi niya ganun, bumili kasi yung tiyahin niya ng pampaswerte. Meron ba ganun yung lucky plant? Meron bang ganun? No, hindi ko alam eh. Ngayon, anong nangyari? Yung pasong yun ay pampaswerte raw. Ngayon, binili ata nung tiyahin niya ng 3,000 para swertihin sila. So, ito po, naghahanap siya ng DVD, natabig niya yung paso, nabasag. Ano nangyari? Sabi niya, yung swerte, minalas. Hmm. No, lucky charm. Yung pampaswerte na kapag meron ka nito, ano, suswertein ka. Ito mga kapatid eh, ngayon sa Bible meron yan. Suswertein ka. Yung dalawa na iniisip ko, saan nakalagay sa Bible na sa Bible suswertein ka? Nakalagay talaga sa Bible. Ngayon nagtitinda ako niya, gusto niyo bumili? May discount. Mm. Sa Bible, meron din tinatawag na swerte. Pero hindi kasi swerte ang tawag doon sa Bible. No? Blessing. Blessing. Ngayon, pero may nakalagay talaga sa Bible na kapag ginawa mo ito, sabihin natin, itong bagay na ito, itong suswertein ka eh. Kaya nga, alam niyo, maraming mga Kristiyano, hanggang ngayon, may pagkamalas eh. Lahat ng hawakan ng kamay nila, palpak eh. Oh. Lalo na kapag ano ba yan? Tingnan mo, nililayas mo yung sarili mo. Ano ba yan? Diminalas na. May nakalagay po sa Bible na pampaswerte talaga. Pero hindi niya ginamit yung term na swerte. Ang ginamit niya, pagpapala. Meron ako isang verse na hinahanap sa Old Testament na nahirapan ako. Tinanong ko si Mr. Google. Hindi niya makikita eh. Hindi niya alam. Pero may nakalagay po sa Bible na kapag ginawa mo ito, suswertehin ka talaga. Mm. Ngayon, ito po ay siguro mag-concentrate ako dito sa item ito. Ting. Ano yun? Ting! Yung ganun. Ting. Ano ibig sabihin ng ting? Nahawakan ito. No? Kumbaga, yan o. Ting. Alam niyo, paano nyo malalaman kapag mataba yung tao? Pag ginanun mo, hindi mo makakapa yung buto. Yung hindi... Okay. So, gusto niyo bang malaman ito? Yung ting.
Itong mga tao rito, hindi ko masyadong kilala eh. 1, 2, 3 lang eh. Ilan taong ka na? 14? May asawa ka na? Wala pa. Ilan taong ka na? 17? Ay, ikaw? 17, ikaw brother? 18? Siguro na to eh. Kahit na nakamukha kang holdapper, kilala pa rin kita eh. Laki mo na. Gusto nyo makita si Gonong sumayaw? Hindi, papalabas natin mamaya. Amen. Sigurado ka wala kang asawa? Okay, ito po eh. Dediretsuhin ko na. Ang nagpapaswerte sa ang nagbibigay ng swerte. Sige, pag may tutulog-tulog rin, di ko tutuloy, next camp na lang. Ang nagbibigay ng swerte, no, simulan ko muna, sa pansarili, pampamilya. Yan. Ang nagbibigay ng swerte, dito sa pamilya, ay yung worker. Yung nag-worker, yan ay swerte sa pamilya. Kapag ikaw ay nag-worker, ikaw ay swerte sa pamilya. Hindi tamang gamitin ko yung term na swerte kasi wala kang exact na word na lucky, luck o swerte sa Bible. Walang word na ganun eh. Kundi pinagpala. Ngayon, ang pagpapala po ay, di ba may tinatawag po tayo na hinahabol ng swerte? No? Alam niyo nakalagay sa Bible, hahabulin ka ng pagpapala. Ngayon, ang nagbibigay ng swerte, kung marapatin yung gamitin ko itong term na ito, ay yung worker. Ngayon, dito sa Old Testament, may nahanap ako eh. Nabasa ko ito ilang beses na, pero kasi pag nagbabasa ako ng Bible, hindi ako nakabase dun sa chapter verses, ganun. Kumbaga, basa lang ako ng basa na ganyan. Meron pong isang tao doon na isang babae, I think isang babae, na ang sabi niya, pwede ba kitang kuning, may pari kasing nagdadaan. Nasa ministry full-time. Dadaan, sabi niya, pwede ba kitang kunin? Akin ka na lang na para meron akong priest, para meron akong worker dito sa amin. Pumayag yung tao. Sabi niya, mula ngayon, dahilan sa'yo, suswertein ako. May anak yun ha, may asawa yun. Pero sabi niya, hindi yung asawa ko magbibigay ng swerte sa akin, hindi yung anak ko magbibigay ng swerte sa akin. Sino? Yung worker ng church ang magbibigay sa akin ng swerte. Hinahanap ko eh. Ang nakakapagbigay ng swerte sa pamilya ay yung worker. Elaborate ko ng kaunti. So pakinggan niyo po ito. Ang tingin kasi sa inyo, kayong mga workers, ang tingin sa inyo ng parents nyo, ng magulang nyo, Tinagalog, in English ko lang. Ang tingin sa inyo, kayo yung sa halip na tumulong kayo sa kabuhayan, sa pangangailangan ng pamilya, eh, kayo pa yung nagpapabigat eh. Sa halip na tumulong ka, ikaw pa yung parang wala kang pakialam, parang kumbaga, di mo ba iniisip? Pero sa Biblia po, ang nagbibigay po ng swerte, yung worker. Elaborate ko to dahil di natin makukuha to. Ang dami kasing mga references dito, pero yung pinakahinahanap ko, hahanapin ko pa ulit. Ulitin ko. Yung isang babae, tinawag niya yung isang worker ng church. Sabi niya, dito ka na lang sa akin. At dahil sa pumayag po yung worker na yon, ang sabi niya, mula ngayon suswertehin ako dahilan sa'yo. Kasi ang Diyos po ay kapag ka meron kang ang Diyos po ay kapag ka may hiningi, always may kapalit. Sabihin nga natin yun, ang Diyos kapag may hiningi, always may kapalit. Yan. Ngayon, ang isa pa rito, ito pong sulat ni Pilemon.
No, pagka sinabi natin kasing Philemon, kanta yan eh. Pero nasa Bible po yan, nasa New Testament, na yung isang alipin niya na naglayas. Naglayas, nag-worker yung alipin. Sabi niya ganon, ah, ito, sinusoli ko na sa'yo. Para lalo kang pagpalain. No? Okay. Yung worker, kung titingnan nyo, kapag ka ang pamilya, kapag ka ang isang nanay, isang tatay, binigay niya yung anak niya sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng walang swerteng babalik. Marapatin niyo pong gamitin ko to kasi yung minsan yung blessing, hindi naintindihan eh. Mas makapangyarihan, mas powerful, mas malaki, mas malakas ang term na blessing kung maintindihan natin ito kaysa sa swerte. Pero mas nakaka-relate ang mga Pilipino sa swerte. Kahit nga pansit, gustong maging swerte kaya may tinatang lucky me. Kapag ka inoffering mo yung anak mo sa gawain ng Panginoon, hindi pwedeng walang swerteng kapalit. At ang dami ko na pong nasaksihan na may mga magulang po na binawi nila yung kanilang swerte. Sino? Yung anak nila. Alam niyo po, maniwala kayo, maubusan tayo ng time. Kasi baka hanggang mamayang gabi na lang tayo rito. Hindi ko pa po sure. No? Kaya last day na natin. Baka hindi na tayo makapag-service bukas ng umaga kasi may liga. Bakit? Merong isang floor doon na pwede sa atin kasi hindi tayo kasya. Kaya baka ito na. Ngayon, may mga pamilya po ako na nakita. Maniwala kayo. Nasaksihan ko po ito na personally kilala ko yung mga taong yon na minalas. Hindi po ito pananakot, kundi ito po yung mathematics. 100 minus 100 equals zero talaga eh. Yung swerte mo, binawi mo, magpuproduce ng zero. Alam niyo po, isang kwento ng nanay ko, yung time na punong-puno kami ng... Sandali nga lang, hawakan nyo nga yung pilikmata nyo, dilat nyo gano'n, itaas nyo gano'n. Kasi mabigat eh. Gano'n nyo nga, gano'n. Okay, floppy bird nyo, gano'n, gano'n. Nasaan na ako? Dito pa rin, saan? Sinasabi ko na, wala na tuloy ako. Oh, pare, heavy, heavy. Ang bigat ng mga mata nyo eh. Alin? Ano yung sinasabi ko? Yung swerte mo, kasi ito po eh, yung blessing, no? Ang sabi po ng Biblia, ang nakakapagbigay ng pagpapala, ang isa, ay yung offering mo. Offering. Yung grace. Nakapatay ba yung echo? Nagre-reverberate eh. No? Ganun yung tunog. Ang nakalagay po sa Deuteronomy 16:16, sulat nyo na lang, huwag kayong lalapit sa Diyos nang wala kayong offering. Huwag. Ang Diyos po ay Diyos na nag-expect siya ng offering. Na dapat meron kang offering. Mula Old Testament hanggang New Testament, kasi ang Diyos nag-o-offering din. Sino ang offering ng Diyos? Si Jesus. Ngayon, halimbawa, sabihin natin si Lovelyn, what if may magbigay sa'yo ng kalamay? O kumbaga parang handog niya sa'yo. Liligawan ka niya. Tapos may kagat. Ano sasabihin mo? Tapos yung dental implant niya nakaganon pa na alam mo na siya ang kumagat niya kasi yung ano mararamdaman mo? Kulang. Mararamdaman mo bang ay tingnan mo naman binigyan ako ng kalamay may kagat na kumagat napaka
mararamdaman mo pa yung na-appreciate mo o naramdaman mo na insulto ka? May insulto ka eh. Bakit? Binigyan ka lang? Ngayon, ibibigay mo yung anak mo, yung may problema. Kunin mo na yung anak ko. Sakit lang ng ulo yan. Ano mararamdaman ng Diyos? I-offering mo, yan ang gawin mong pastor. Kunin mo na yung anak ko, sakit lang ng ulo yan. Kami pa, gusto mong bigyan ng sakit ng ulo. O, masakit ang ulo mo ngayon, papasa mo sa amin sakit ng ulo. Anong mangyayari? Anong mararamdaman ng Diyos kapag binigay mo yung sakit ng ulo mo? So sabihin mo gano'n, hindi bali, ang Diyos marami namang medical. Hindi, ano yung, alam nyo, ano eh, may time na sinabi ng Diyos, mag-offering ka sa akin, magbibigay ka sa akin, ibibigay mo mga bulag, pilay, may sakit, yung hayop. Ito, bibigay mo sa akin eh. Ngayon, sabi niya gano'n, subukan mo, ibigay mo sa gobernador nyo yan. Tingnan natin kung tanggapin niya. Kasi lagi nating ito nga mentalidad na dapat mabago eh, na maintindihan naman ng Diyos yan eh. Maintindihan ng Diyos yan. No, hindi maintindihan ng Diyos yan. Bakit nakalagay na sa Bible kung ano yung mga rules? Yung pinakamaganda ang bibigay mo sa Diyos. Bakit? Kasi may balik na swerte yan. Hello? Ikaw kaya, no? Sabihin natin ikaw, may manligaw sa'yo. May naliligaw ba sa'yo? No, tinitingnan niya, banda ron daw, sino? Oh, banda rito raw. Ooperan ka ngayon lang sabihin natin, kambing. Tapos walang mata. Ma, matutuwa ka ba? Hindi. Okay, sabihin natin, ooperan ka ng stop toy. No, anong stop toy ba gusto mo? Teddy bear. Tapos yung mata nung teddy bear, tanggal, nakalaylay na ganyan. Sabihin mo to, sa ukay-ukay ata, binili to eh. Yun ang halaga mo sa kanya. Na pwede lang sa'yo yung mga ganong-ganong bagay. Ano mararamdaman mo? Yun ang halaga mo sa kanya, na nag-offering sa'yo. Okay, may nagsabi sa'yo ng anong pangalan mo na nga? Ha? Anong pangalan mo? Senaya? Wow, ganda ng pangalan niya, Senaya. Yan yung pangalan ng pamangkin ko eh. No? Alam niyo, may nagsabi sa akin, na halimbawa, may nag-abot ng sulat na love letter, Dear Senaya, naway datnan ka ng liham na ito sa magandang kalagayan. Kung ako naman ang iyong tatanungin, Tapos isinulat doon sa pinagbalutan ng tinapa. May amoy pa. Alam niyo, meron nagkwento sa akin na ito pong dalaga, kinuwento niya sa akin, nung pinadalahan siya ng sulat na sa notebook lang, love letter. Alam niyo ang ginawa niya? Kumuha siya ng stationery at ibinalik niya sa lalaki. Yan ang gamitin mo. Insulto yung susulat ka sa isang babae na lang love letter tapos ang gagamitin yung notebook lang na ginanon. Tingnan nyo, sanay kayong tumanggap eh. Insulto yun. Ngayon, mag-o-offering ka sa Diyos ng amoy tinapa. Yun na lang anak ko na yung sakit ng ulo, yun na lang ang kunin yung magpastor. Yun ang kunin yung mag-worker para guminhawa naman ako. Sa palagay nyo, matutuwa ang Diyos doon? Hindi. Kasi ang gusto ng Diyos, yung best. Yung best. Madalas po ako mag-alaga ng aso. No? Ito yung latest na aso ko, tatlo. Actually, lima yan eh. Yung dalawa, nasa bahay yun, madali lang alagaan yan eh. Isa Pomeranian, yung isa Labrador daw. Kulay Labrador lang naman. At saka ubis. Alam niyo ba yung ubis? Meron palang mga asong ubis. Kala ko tao lang ang ubis eh.
Ngayon, pagka nanganak ang mga aso, sabihin natin kahit baboy, pag nanganak yan, yung panganay ang pinaka maganda. Yung pinaka bunso, alam niyo si Husky, yung aso ko rin? Ano yan, bunso na yan eh. Kaya hindi ganun kalaki. Ngayon, binibreeding ko yan. No? Na ngayon, sabi nga sa akin nung isang ano, nung isang, dahil dinala sa grooming yung German. Grabe, mas mahal pa ang gupit niya kaysa sa akin eh. Mahal pala yan. Ngayon, 18 months daw ang hihintayin ko bago mo pabuntis. Ganun. Para manganak, 18 months daw. Yun daw ang pinakamaganda. Ngayon, yung nagsabi sa amin ay nagbe-breeding din. Sa kanya namin kinuha yun. Eh ngayon, si German kasi 1 year pa lang. Si German ang mahal. Kasi nasa lahi sila ng mga champ line eh. So mahal siya. Ngayon, kapag ibinenta mo yung mga anak niyan, mahal din. Ngayon, si Husky ang, although may mga birth certificates lahat dyan, may mga papel, si Husky maliit. Sa kakaibang aso to eh, mukhang traitor. Laging galit. Ngayon, kapag ka nanganak yan at ibinenta ko, mura. Kasi mura lang siya eh. Huwag ka nag-expect na pagpapalain ka ng Diyos ng malaki kapag ang niregalo mo sa Diyos ay maliit. Kung anong sukatan ang ginamit mo, ay siya rin sukatang gagamitin sa iyo. Ikaw magde-decide kung gaano kalaki ang swerteng matatanggap mo. Usually kapag nag-aalaga ka, yung panganay ang pinakamaganda, pinakamataba. Hindi ko alam kung panganay ito. Ngayon, ito po. Andiyan pa kayo? Kapag nahihirapan kayo, gumanong-ganon lang kayo, yung i-plop nyo lang yung talukop nyo. Kaya ganon nyo. Alam nyo yung ginagawa ng mga bata, yung ginaganon? Pare-pares natin ginawa yan eh, no? Huwag niyong gagawin ngayon. Kakatakot kayo kapag ginanong niyo yan eh, oh. Okay. Alam niyo ba? Okay, tanong ko po ulit. Ano ang pinaka maganda, pinaka mataba, pinaka May dating ba yung mataba? Nakakasakit ba ako? Pagka sinabi natin yung mataba, may something ba sa taba? Nakakasakit ang puso yan, yung ano, yung taba. Usually, yung pinakamaganda, pinakamataba, pinaka-wow. Ang ibig sabihin kasi ng mataba, healthy. Sa aso, ha? At saka sa baboy. Di ba, pagka nakita, wow, ang taba! Oh. Ano ba yung kantang yun? A coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Sa aso, sa baboy, sa pusa, yung pinaka-panganay, ang pinaka-healthy. Ngayon, yung mga susunod na sa pusa, litter, maliliit na yan, mga kulelat na yan, parang sila yung mga yung pinaka-kaunting nakuhang sustansya. Ngayon, may mga baboy kasing magaling sumipsip ng substansya eh. And it shows. Eto po eh. Alam niyo ba ang sinasabi ng Biblia? Sa Bible ah, lahat ng panganay ay sa akin. Huwag kayong magbibigay ng bunso. Ewan ko lang sa pamilya nyo, lahat pare-pares panganay. Pangilang ka ba, Rhea? Pangalay. So, pangalay ka.
Ito ang aking proof. So, panganay ka pala. Hindi, yan ang nakalagay po sa Bible. Lahat ng panganay ay sa akin. Sabi ng Diyos. All firstborn ay sa akin. Yung pinakamaganda, pinakamataba, pinakamalusog, sabi ng Diyos, sa akin yan. Tapos ibibigay mo yung bunsong payat. Oh. Yung pinakamaliit. Ano palagay niyong mararamdaman ng Diyos? Hindi mo tinupad. Sabi, tapos ngayon, mag-i-expect ka na, Lord, pagpalain mo ko, huwag mo lukuhin ang sarili mo. Sabi ng Panginoon, all firstborn, lahat ng panganay, yung pinaka-healthy, pinaka-ideal, pinaka-lahat, sabi ng Panginoon, akin yan. Yun ang iyong offering mo sa Panginoon. At ito po, babalik ang reward. Once na tinanggap ng Diyos yung pagka tinanggap ng Diyos yung offering mo, suswertein ka. Alam niyo ba sa Bible, may mga tao po na nag-o-offering pero hindi tinatanggap ng Diyos. Ayaw ng Diyos yung offering nila. Ayaw ng Diyos yung bigay nila. Inaayawan ng Diyos. Alam niyo ba, pagka hindi tinanggap ng Diyos yung offering mo, walang swerteng babalik. Wala. At ito ang nangyari kay Cain. Yung offering ni Cain, hindi tinanggap ng Diyos. Kaya ang init ang ulo niya, galit na galit. Samantalang yung sa kapatid niya, kay Abel, tinanggap. Ngayon, mag-o-offering ka, i-offering mo yung ang nagpapaswerte po. Ulitin ko, sana marapatin niyo pong gamitin ko itong term na ito. Ang nagpapaswerte sa pamilya, yung worker na offering mo. Yung best, yung pinakamatalino, yung pinakamagaling, at supposed to be, ito ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Yung pinakamaganda, yun yung offering mo sa Panginoon, babalik sa iyo yan. Nakukuha nyo? Okay. Kasi kailangan ko mag-move sa next topic. Mga kapatid, tingnan nyo po. Yung binanggit ko sa inyo kagabi, yung simpleng bangka na hiniram ni Lord. Oh. Ikaw ba nag-o-worker? Alika rito ya. Ano ang pangalan mo? Ha? Christina. Oh, harap ka sa kanila. Oh, yan si Christina. No? Harap ka sa kanila. Yan. Wow, ilan taong ka na? 17. Okay. So si Christina nag-o-worker. Alam mo ba na one, believe on the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. Isa-save ng Diyos yung pamilya mo kung saan man problema, anumang problema nila. Ngayon, ilang kayo magkakapatid? Tatlo. Kung naman ang problema ng pamilya mo, isa-save ng Diyos. Tutulungan ng Diyos yung pamilya mo dahilan sa naniwala ka kay Jesus. Hindi ba swerte siya? Na dahilan sa kanya pagpapalain ang pamilya. Believe on the Lord Jesus Christ, you and your family. Hindi lang ikaw. And your family will be saved. Ang isang ibig sabihin ng will be saved, maliligtas, pumunta ng langit. Pero ang isang problema rito, wala pa sila sa langit. Pero ang ibig sabihin kasi ng will be saved ay kahit dito sa lupa, yung mga problemang dinadaanan ng pamilya mo, pakikailaman ng Diyos yan. Dahilan sa'yo. O ngayon, bawiin ka ng pamilya mo. Sige, sige, bawiin ka. Ano mangyayari? Sa halip na suswertihin, mamalasin. How many times po ako nakakita ng ganito na noong unang panahon pa? Pasintabi po, meron pong isang tayong simbahang binuksan na yung anak niya gustong mag-worker. At every overnight, kasi bihira lang po yung mga bata na gusto palagi sa simbahan. Yung iba gustong-gusto sa addict, sa drugs. Yung mga loko-lokong pasintabi, yung mga maloko, loko-lokong barkada, doon nila gustong-gusto.
No, yung mga kapangitan, yung pagsuway sa magulang, pagsuway sa Diyos, pagsuway sa lipunan, very attractive, napakabango ng rebellion sa kanila. Yung palaban sa magulang, napakabango. Ngayon, yung anak mo, gustong-gusto sa church. Tapos ang gagawin mo, kakalad ka rin mo yan, no? Halika nga, bata ka. Lagi ka na lang dyan. Ipapabarangay ko kayo. Bakit gano'n? Di ba dapat natutuwa ka na yung anak mo nandun? Ngayon, di na umuwi. Sige ka, mamili ka. Darating ang time. Iba na uuwian yan. Alam niyo po, nakakita po ako ng ganito na itong anak niya, gustong-gusto at kinakausap ko. Kasi alam niyo, konti lang ang gustong magpastor. Konting-konti lang yan. Ang kailangan ng mundo ay mga pastor. Ayon kay Lord. Ayon sa Department of Education. Hindi. Ang kailangan nila, mga... Nakukuha nyo? Ang kailangan, engineers, kailangan, mga nurses, mga medical, ganito, ganyan. Pero ayon kay Lord, ang kailangan ng mundo ay mga manggagawa. Kaya nga sabi niya, ipanalangin nyo. Sabi niya, ang mundo ay hinug na. Ipanalangin nyo na ang Diyos ay magpadala ng mga engineers. Yung may nakalagay sa Bible? Hindi. Ang sabi niya, ipanalangin ninyo na ang Diyos ay magpadala ng mga manggagawa. At dito sa University of Rema, pinuproduce natin ang mga manggagawa. Amen po ba? At kasama natin ang dean every service. At sa mga high school, kasama natin ang principal. Every service, kasama siya na nagtuturo, naguhubog ng mga nag-enroll dito. Kaya wag magsasabi na, yung worker na yan. Sige, mag-drop out ka. Tingnan natin pagkalaan na ilang taon. Nakukuha niyo? Pilitin nyo ha, kasi mabigat. Mabigat yung ano niya, yung nararamdaman nyo ngayon. Pati ako, bumibigat din eh. Ngayon, itong batang ito, gustong-gusto niya na mag, ano. Ngayon, ang ginawa po ng magulang, kasi somehow ito eh, itong batang ito, na kumbaga, ikaw lang inaasahan ko na, ano, magtatrabaho para sa pamilya natin, ganito, ganyan. Mga kapatid, may mga anak po na talagang sayo sa gusto mo, tinawag. May mga tao po, may mga anak na talagang tinawag. Ganyan, kapag ka sabihin natin, isang malaking kumpanya, wow ha, isang malaking kumpanya na malaki ang sweldo, malaki ang bigay, tapos biglang pupunta sa bahay niyo yung isang recruiter na legal at bigla kang kukunin. Pwede ka ba naming i-hire sa aming kumpanya? Mag-a-abroad ka? Malaki ang sweldo mo? 3,000 a day? Una, patingin ka agad siya nung sinabi kong 3,000. Oo. Ire-recruit ka namin? 3,000 a day? O kung kulang pa, gawin natin 5,000 a day? Ano sasabihin ng magulang mo? Sige anak, punta ka na. Sang-sang gaban mo na to. Tutulak eh. Hindi ba mas malaking kumpanya ng Diyos natin? Yan ang hindi makita eh. Mas malaki ang kumpanya ng Panginoon. At mas mataas yung magpasweldo. Bakit? Kasi may nakalagay po, ang tamad ay huwag sweldohan. Hindi maintindihan ito eh. Na mas malaki ang kumpanya natin. At ang daming benefits kapag ka nagtrabaho ka sa Diyos. Ngayon, itong batang ito, palagi sa church. At dumating ang time na nagtrabaho siya sa kantin. Sige, okay lang. No, hindi na nila pinag-aral. Sige, sa kantin. Pero every
overnight, every Bible study, every time uuwi ng bahay yan, bago umuwi ng, excuse me, bago umuwi ng bahay yan, magpe-pray muna sa church, magpe-pray. At nung nagsabi po siya na, Nay, gusto ko pong mag-worker. Gusto kong maglingkod sa Panginoon. True story to. Kilala ko yung bata, kilala ko yung magulang. Alam yung sagot ng magulang? Pinapayagan ka namin magsimba, pero hindi po pwede na mag-worker ka. Nung sinabi ng magulang yon, bumagsak na yung, may bumagsak na sa akin, sabi ko, mamalasin ito. Mamalasin. Bakit? Kasi yung bangka nga eh, no, na pinagamit ng disipulo kay Jesus, sa sobrang, hindi na sila nakaano nun. Hindi na sila nakahuli. Bakit? Pinagamit eh. Tapos, panahon pa, ng ito yung time na ang hirap-hirap manghuli. Kasi nung gabi na, sabi nga na, magdamag lang kami rito, wala kaming huli. Pero alam nyo ba, halimbawa, huhulihin ka, lalagay ka sa lambat. Halimbawa, sasabihin, ikaw, gagawin kang siguro prito mamayang gabi. No, o kaya sabihin natin, paksiw. Ikaw, sinigang. Ngayon, sasabihin sa iyo ng Diyos na, pasok sa lambat. Susunod ka ba? Siyempre, hindi. Bakit? Piprito ko eh. Kasi tao ka. Kaya hindi ka. May choice ka. Eh, yung isda. Walang choice yun eh. Kaya nung sinabi ng Diyos, pasok lahat yun. Bakit? Kasi pinahiram nila sa Diyos. Tayo pong mga manggagawa ay pinapahiram natin ang sarili natin. Pero actually, dapat ibigay mo eh. Kung yung bangka na yun ay nagbigay ng sobrang iba yung pagpapala, how much more buhay mo? Ikaw magiging dahilan bakit pagpapalain ang pamilya mo. Ngayon, itong batang ito, sabi niya gano'n, Nay, mag-worker po ako. Doon na nagsalita yung nanay. And actually, yung nanay po ay miyembro ng church natin. Very active din. Parang ganito po eh. Kunin mo na yung lahat, pero wag lang yung anak ko. Kunin mo ng lahat sa akin. Wag lang ang aking anak na mataba. Oh. Alam niyo po, nung narinig ko po yan, sabi ko, wala na to, mamalasin. Ngayon, may mali naman, dahilan sa ang ginawa po ng magulang, hinigpitan yung anak. Hanggang sa dumating, yung anak hindi na makapagsimba, hindi na maka-attend ng mga gawain ng church. Alam niyo nangyari? Napalayo na sa Diyos. Alam niyo ending? Yung anak niya, hindi na nagtrabaho sa kantin, hindi na nakapag-aral. At huli pong nalaman namin, nag-away-away-away sila dahil sa hinigpitan niya, nang hinigpitan yung anak niya, napalayo na sa simbahan, wala nang nag-a-advise, wala nang nagkakalma, naglayas yung bata. Hinahanap namin. Alam niyo, dumating yung time, siguro mga after 3 months, yung magulang bumalik sa church at ang sabi, true story to. Sabi ng magulang, yung anak ko po, hindi na namin makita. Pag-pray po natin. Andun ako nung time na yun, na pauwi na ako ng Manila. Nag-pray kami, at sabi ko, Panginoon, ibalik mo sa amin si ganito. Alam niyo, lumalabas dun sa bibig niya. Lumalabas. Lord, binibigay ko na siya sa iyo. Ibalik mo lang yung anak ko. Binibigay na namin sa iyo. Pero ito eh, huli ng lahat. Alam niyo, natagpuan namin yung bata. Alam niyo kung saan? Nasa beer house na. Doon na nagtatrabaho. Sino sisihin ko? Sino ang sisihin ko? Wala na, nasira na yung buhay ng batang babae. Pinalayo mo sa kalooban ng Diyos eh. Wala tuloy na kinabang, kundi ang diablo. True story to. Wala na akong magawa lahat. Huli na ang lahat. Kung yung bangka, dahil pinagamit mo sa Panginoon, ang Diyos laging magbabalik at magbabalik ng pagpapala. Dahilan sa ang offering mo,
Yung nga lang, hindi maintindihan nito eh. Kasi ang tingin nila sa pag-worker, eh parang trabaho ng walang magawa. Dumating yung time po sa amin na sobrang hirap ng buhay namin. Sobra. Kami. At nanay ko nag-iisip, although hindi niya sinasabi na ano kaya yung anak ko magtrabaho naman, kahit sideline lang, parang ganon. Noon pa yan. Alam niyo po, yung parang ine-entertain ng nanay ko yung ano kaya yung anak ko magtrabaho naman ganito ganyan na hindi niya sinasabi sa bibig pero pumapasok sa isip niya lalo na kapag ang hirap ng buhay anong gagawin mo mag-iisip ka talaga ano kaya magtrabaho alam niyo po nakarinig yung nanay ko ng boses eh nandun daw siya sa kusina ang sabi daw ng boses huwag mong pakialaman yung anak mo nandun siya sa perpektong kalooban ko. Alam niyo, nanay ko napaluhod eh. Doon sa mismong kusina, humihingi ng sorry sa Lord. May offering ka sa Panginoon eh. Ngayon, hayaan mong bumalik yung offering na yan. Siksik, liglig, maapaw. Kung anong sukatan lang binigay mo, kung itong anak mo, ang pinakamahalaga sa'yo, ibibigay mo sa Panginoon. Yung pinakamahalaga sa Panginoon, ibibigay din niya sa iyo. Anong tawag doon? Tiwala. Tiwala lang sa Diyos. Okay po, tayo. Okay, last na topic po ito. Hallelujah. Sino sa inyo ang nagpa-fasting na o nagpa-fasting? Magsabi ng amen. Meron po yung time na very specific yung hinihingi mo sa Panginoon at kailangan mong Lord, kailangan ko malaman ito. Pakakasalan ko ba itong pangit na ito? Yan, eh, pangit nga eh. Bahala ka, kung gusto mong pakasalan yan, at least sinusunod mo yung sinasabi ni Andrew E. Ano yan? Okay. So, may time na, halimbawa, bigla ka mag-a-abroad. May time na ganito, ganyan. Kailangan mo marinig ang sasabihin ng Diyos. No, halimbawa, na nagkaroon kayo ng LQ ng boyfriend mo at magbe-break na kayo. Siyempre, mawiwindang ka, magugulo ka. Ngayon, anong gagawin ko ngayon? Magpa-fasting ka. O meron kang katanungan sa Diyos na kailangan mo marinig. Very specific. No, pakinggan nyo pong mabuti ito. Labanan nyo na lang yung antok nyo. Kasi, mahalaga po ito eh. Ngayon, ang gagawin mo, magpa-fasting ka. Ang problema po dito sa fasting na ito, ang tagal na marinig ang boses ng Diyos. Kumbaga parang one day, torture yan. Yung nagpa-fasting ka ng isang araw, napaka-tortured na experience yan, na gutom ka, tapos nakikinig ka, hindi ka makapag-concentrate. Ngayon, yung second day, hirap na hirap ka, lalo na kung wala kang disiplina sa sarili mo. At kapag ka lumalak o umaakyat ka ng hagdanan nyo, isang hakbang sunod. Isang hakbang sunod. Bakit? Pagod ka na eh. Gutom ka na. Pero hindi ka pa mamamatay. Sandali lang. Ngayon, sobrang hirap na marinig mo yung sinasabi ng Diyos. Pero kailangan mong marinig yung sinasabi ng Diyos. Pero ang problema po, ang tagal. Napakatagal na magsalita ng Diyos. Anong gagawin mo ngayon? Ito po yung sinasabi po na sa Isaiah 58 ito. Hindi ko na po bubuksan sa inyo kasi ano na tayo, overdue na. Overtime na. Yung first day ng fasting mo, second day ng fasting mo, anong hinihintay mo? Yung sagot ng Diyos. Actually, pwede mong sabihin na ang hinihintay mo ay yung prophecy na ang Diyos ay magsasalita sa'yo. Ang pinakamahirap pong mangyari, yung time na hinihintay mo na gutom ka na, masakit na yung tiyan mo, masakit na yung ulo mo. Kaya sa fasting, masakit ang ulo mo kasi nga doon sa mga toxins sa katawan mo. Naglilitawan na yan. Yung mga aso, kapag kahit pusa, kapag may sakit yan, hindi kumakain yan. Bakit pinapalabas nila yung lason sa katawan nila? Yun po yung natural instinct ng aso eh, ng hayop eh. Hindi kakain. Para kung ano man yung sakit nila, mailabas nila. Ngayon, ito po ang problema na pag nagpa-fasting ka, minsan sinasabi mo, gaano pa kaya katagal ang hihintayin ko bago ko marinig ang boses niya? Yung boses niya ang hinihintay mo.
Nalala ko po yung time na nagpa-fasting ako, 24 hours walang tubig. Hindi ko po ina-advise ang nawalan tubig. Dapat tuloy-tuloy lang ang tubig. Pero hindi ako kumain. Binigla ko yung tiyang ko na 24 oras, wala akong kakainin. Ngayon, kung ikaw ay magpa-fasting ng 3 days, minsan sasabihin ng mga tao, 7 days daw. Bakit? Mayroon bang swerte sa 7? Oh. Sa mga mahilig mag-anting-anting, swerte daw yung Martes at Biyernes. Ngayon, nagpa-fasting ako, may tinatanong ako sa Panginoon, first hour, second hour, matutulog ka pa rin naman eh. Ngayon, 11th hour na, wala pa rin sagot ang Diyos. Ngayon, matatapos po ako ng alas 12, 11:30 na, wala pa rin sagot ang Diyos, naghihintay ka ng prophecy, naghihintay ka ng revelation, naghihintay ka na may sasabihin ng Diyos sa'yo. Naghihintay ka ng sagot ng Diyos doon sa tanong mo. May tinatanong ako. At naglaan po ako ng isang oras. Ano, isang araw. 24 hours. 11:45 na, wala pa rin sagot. 11:55. 5 minutes na lang. Tapos na ang fasting ko. Wala pa rin sagot. Nakaka-discourage. At isa ito dahilan kung bakit napakarami pong ayaw mag-fasting. Kasi hindi nila nakukuha yung sagot. 11:58 na, 11:59 na, at pagdating po ng 11:59, sabi ko, magka-close na ako. Pero umaasa pa rin ako na sasagutin ako ng Panginoon, at doon po sa kwarto ko, doon sa gilid ng kwarto ko, naglagay po ako ng unan, yun ang altar ko. Tapos yung Bible nandyan, nakabukas. At nung magka-close na po ako, no, binuksan ko yung Bible na yan, at nakita ko, yung Bible, mayroong isang verse doon, dalawang verses, tatlong verses, na ang lalaki ng letra. At binasa ko, at yung tanong ko, nasagot. Tinanggap ng Diyos yung proposal ko na magpa-fasting ako, aalamin ko ang kalooban niya. Tinanggap niya, bakit? Sumagot eh. Ang lalaki ng letter. Alam niyo ba yung verse na nag-stand out, na parang yung dami-daming verses riyan, na wala namang picture yung Bible, pero biglang nag-gumanon siya, na binasa ko, verse, first verse, second verse, third verse, yung tanong ko, sagot na sagot. Next na fasting ko, hindi po ako umabot ng tatlong araw kasi usually one day lang. Ngayon, kung mahirap yung tinatanong mo, nasasagot naman eh, pero maghihintay ka. Ang pinaka nakaka-discourage po yung hindi mo marinig. Ang tagal-tagal. Ngayon po, yung i-share ko sa inyo ngayon, no, sana maging interesado po kayo, eh paano mo bang marinig? Binibigyan ko po kayo ng kasiguraduhan na paano mo bang marinig yung kapag ka nagpa-fasting ka. Okay. Sa maiksing paliwanag, ang inihintay mo yung prophecy o yung sagot. Tama? Hello? Hindi mo inihintay yung tawag ng pagkain. Nakakain na! Hindi yun ang hinihintay mo. Ang hinihintay mo ay yung sagot. Kaya po, palyado ang fasting kasi walang matanggap na sagot. Panginoon, ano mangyayari sa pamilya ko? Panginoon, ano mangyayari sa trabaho ko? Panginoon, ano mangyayari ngayong pandemic? Panginoon, ano mangyayari? Maghihiwalay na kami ng asawa ko. Panginoon, ano mangyayari sa mga anak ko? Panginoon, ano mangyayari sa project ko? Pwede mong tanungin lahat yan. Sa totoo lang, pwede kang magtanong, Lord, anong pangalan ng between na yun? Kung matatandaan mo kung alin dyan. Dahil sa dami. Yes, nakalagay po sa Bible yan na sasagutin lang Diyos lahat dyan. Lord, anong mangyayari sa akin 3 years from now? Lord, anong mangyayari sa akin 5 years from now? Sasagutin lang Diyos lahat yan. Kaya nga, ina-encourage ko po kayo every Christmas after ng kainan, mag-fasting tayo. December 26 to 30. Magtanong ka, Lord, anong mangyayari sa akin next year? Pwede kang magtanong at sasagot ang Diyos, makakarinig ka ng boses. Ang problema sa mga Kristiyano, hindi nila marinig yung sagot kasi walang sagot. Kumbaga parang nagutom lang ako eh. Next time, wala na, discouraged na yan. Ayaw na nilang magtanong, ayaw na nilang mag-fasting. Bakit? Kasi eh, hindi naman nasasagot eh. Wala tayong dahilan para
magkamali sa mga desisyon. Bakit? Kasi may cellphone naman eh. Alam niyo ba, one time, na naginip po ako sa isang bundok na sigsag. Ngayon, nagtataka ako, bawat sulok ng kalsada na sigsag, ang rema, tayo, ay nagtatayo ng tindahan. Hanggang pa ganyan, hanggang doon. Sigsag-sigsag. Yung mga taga-rema, nagtatayo ng tindahan. Mga maliliit na stall, pero magkakadikit. At yung isang space na bandaron, medyo bundok na, sa ibabaw lang ng stall na ito, yung kumbaga, right above ng stall na to, may nagtayo na rin. Ngayon, tinitingnan ko, ano kaya gawa ng mga taga-rema? Bakit nagtatayo ng mga tindahan dito sa bundok? Kanina, sabi ni Dayan, yung mga malalaking simbahan, hindi magtatayo doon sa mga liblib. Pero ang rema, nagtatanim. Bago mo sabihin niya na naginip na ako, doon sa pinakaliblib na bundok, yung mga taga-rema, nagtatayo, nakita ko eh, ng mga stalls, mga tindahan. Wala nang space. Mula rito hanggang doon, sa marating mo, sigsag na ganyan. Yung rema, nagtatayo ng tindahan. At ito, nakakapagtaka, tinignan ko, anong tindahan yan? Pare-parehas. Sinusuyod yung daan na sigsag na ganyan, sinusuyod yan. Isang tindahan lang tinatayo nila. Nakakapagtaka. At nung nakita ko yung mga tindahan na yan, sabi ko, isang tindahan lang naman ito, isang uri lang ng tindahan eh. Alam niyo kung anong tindahan? Tindahan ng cellphone. So, ganun kaliliit. Wala naman tindahan ng cellphone mula ron hanggang dito eh. Walang ganun. Department store, meron. Pero yung mga cellphone, di ba mga ganun lang yan? Stalls lang yan? Sabi ko, bakit ganun? Mula doon, walang bakanting lupa eh. Sabi ko, bakit dito tayo sa bundok nagtatayo ng tindahan ng cellphone? Eh, isang cellphone lang naman. Kumbaga, isang tindahan lang naman. Puro cellphone. Bakit nandito tayo? Doon sa walang mga malalaki. Basta nasuyod eh. Ano ba tawag dito? Dikit-dikit eh. Alam niyo, pagkagising ko, naintindihan ko. Nagtitinda tayo ng way na makipag-communicate kanino, kay Lord. Maliliit lang. Hindi ba mga simbahan natin, mga cute lang? Wala tayong pinapalagpas eh. Basta pwede, magtayo tayo. Ngayon, balik ako rito sa fasting. Ang problema, ito po, hinihintay natin yung prophecy. Nakalagay sa Bible yan. I think, 1 Corinthians 14:31 na lahat tayo ay pwedeng mag-prophesy. Lahat tayo. 1 Corinthians 14:31. Sulat nyo na lang po. Okay. So, pag magpa-fasting ka, ang hihintayin mo ay yung sagot. Hindi mo hihintayin yung tawag ng pagkain. Hindi mo hihintayin yung magutom ka. At may mga tao po, pag nag-fasting, may time limit na parang, oh Lord, ha? Hanggang isang araw lang ako. Pag wala ka pang sagot, kakain ako. Wala kang makukuha ang sagot kung ganyan ang attitude mo. Ang hinihintay po natin ay fasting kasi anumang tanong mo, ay sasagutin ng Diyos. Call unto me and I will answer you. Ang problema, walang sagot na malinaw. Usually, ang mga sagot, yung parang palagay ko ito, palagay ko yun. Eh, hindi ganun eh. Dapat specific, clear. Dahil nakalagay sa Habakuk, gawin mong malinaw. So, ano nga? Paano nga? Ito po. Close na natin to. Yung sagot, anong kailangan sa fasting? Sagot. Tama. Anong kailangan sa fasting? Sagot. Maririnig mo talaga ang boses ng Diyos eh. At kung hindi man boses ng Diyos, napakalinaw na yan ang sagot. How many times po yung ganyan? Kaya, babalik na naman ako. Kaya nga, wala nang gustong mag-fasting ngayon kasi walang sagot. Discouraged ka na lang. Parang, pero hindi pwede. Kasi sabi niya, call unto me and I will answer you. Kasi pag nag-fasting ka, magbe-break ang liwanag.
magiging malinaw sa iyo lahat. Nakalagay yun sa Isaiah 58. Yung buong chapter na yan, patungkol sa fasting. Yung liwanag, magiging wow, kung bakit hindi ko to nakita. Bakit? Bakit ngayon ko lang nakita ito? Kasi ginawang malinaw ng Diyos yung tanong, yung sagot sa tanong mo. Ano nga ba? So ito po eh. Minsan kasi ang ginagawa natin kapag ka nagpa-fasting at tanong lang tanong, tama. Pero ang nakalagay po sa Bible, ikaw, ipag-break mo, ano pa, paano? Babasagin mo yung humahad lang sa sagot. Hindi naghihintay ka lang. Pakisulat nga po yan o pakialala. Sa fasting, babasagin mo yung humahad lang sa sagot. Huwag mo paubaya sa Diyos lahat yun. During fasting, kailangan mabasag mo yung humahad lang sa sagot. Kailangan ko ng prophecy. Kailangan ko ng word of knowledge. Kailangan ko ng word of wisdom. Babasagin mo yung humahad lang sa sagot. Hindi yung hintay ka na lang hintay. Magugutom ka talaga kahit hintay. Bakit? Hindi basag eh. Hindi darating yung sagot hanggat hindi basag yung humahad lang. Babasagin mo, wawasakin mo yung humahad lang sa sagot dahil kahit abutin ka pa na isang taon nagpa-fasting, walang sagot na darating hanggat hindi basag yun. Ay paano nga? May iba't ibang pamamaraan na hindi ko po ma-share ngayon. Pero ito eh. Once na nag-fasting ka, magtatanong ka sa Panginoon, magtatanong ka, the same time nakikipag-battle ka. Nagbabattle, nakikipaglaban ka. Itong mahirap, yung mga taong hindi marunong mag-travel. Kasi minsan sa fasting, ang pagagawa ng Diyos sa'yo, travel. Ang hirap nung gutom ka. Pero kailangan mong basagin. Hindi yan mababasag ng ganito. Mabasag ka. Mabasag ka. Anong ibig sabihin nun? Mabasag ka. Hindi. Mabasag ko. Yan. Bam! Dapat ganun ang fasting natin. Ikaw na demonyo na humahad lang sa sagot sa pangalan ni Jesus. Inawasak kita. Tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan. Kung saan yung part na matigas, malalaman mo sa prayer yun. Habang nagpapasing ka, ipapakita ng Diyos sa yan. Alam nyo, nakalagay sa Bible, mababasag yun. Magiging maliwanag sa iyo lahat. Yung mga tao hindi naka-experience nito, hindi lang naiintindihan yan eh. Kasi yung ibig sabihin ng mabasag, yung humahad lang, minsan mga demonyo yan. Hinahadlangan nila yung sagot. Pinipigil nila yung prophecy. Actually, ikaw magpo-produce ng prophecy. Kung hindi mo pa napagtatrabail ang prophecy, hindi yan lalabas. Kaya kung gagawin mo lang, na kumbaga parang naghihintay ka lang, no, may time na sasabihin ng Diyos, eh, bind mo to. May time sasabihin ng Diyos, isuko mo to. May time sasabihin ng Diyos, magpatawad ka. May time sasabihin ng Diyos, i-recite mo tong verse na to. I-declare mo tong verse na to. Eh kung mahintay lang ng hintay, kailan kaya matatapos ang fasting ko? Wala mangyayari sa'yo. Maging sensitive ka kung anong pinagagawa sa'yo ng Diyos para mabasag. Kasi may mga demonyong umahad lang. Alam nyo? Ito po. Noong time na si Daniel ay nagpa-fasting ng 21 days, pagdating na ika-21st day, nabasag. Ano nangyari? Bumaba si Gabriel. Kumpare ko yun. Bumaba si Gabriel at sinabi niya ngayon ang prophecy. So, ikaw magpo-produce ng prophecy. Ikaw magpo-produce ng sagot. Babasagin mo yan. And sometimes, yung babasagin mo ay yung ugali mo. Yung ugali mo na dapat surrendered, yung ugali mo na dapat obedient sa Diyos. Minsan sasabihin sa iyo ng Diyos, pasensya na po, patawad po, no? Ito yung isang bagay na dinidil sa akin ng Diyos nung unang panahon eh. Nag-fasting ako, ganitong year. Sige, sabi ko, Lord, sige, ayusin ko to, gagawin ko. Di ko nagawa. Nakalimutan ko na pati. Next year, nag-fasting ako.
Alam niyo, linaw-linaw sinabi ng Diyos, narinig ko. Sabi niya, di mo pa rin nasusunod. Sabi ko nga, no, gaganyan ka eh. Kasi ang makakabasag doon sa sagot ko, na hinihintay ko, ay yung pagsunod ko. Kasi may pinapaayos ang Diyos sa akin. Huwag kang magpapasting na hindi ka willing sumunod. Kasi wala kang makukuha. Kaya ang nangyayari po, yung walang kasagutan ay resulta ng disobedience. Na dahil hindi mo maibigay ang gusto ng Diyos, kaya wala kang sagot na makuha. Kasi hindi po pwedeng aabot po tayo ng 200 simbahan, 300 simbahan ang mga miyembro natin hindi marunong magtanong sa Diyos. Amen. Hello. Hindi po pwedeng, oh, patawarin niyo po ako ha, please. Patawarin niyo po ako. Sorry ha. Ano pangalan mo ha? Katingin? Cheryl? Hajarel? Ilan taong ka na? 15. Mga bata ang mga side dito. Dito matatanda eh. No, ikaw ilan taong ka na? 15. Ilan taong ka na nga ulit? 38? 18. Eto eh, pasintabi po, pasensya na ha. Hindi pwedeng bobo tayo pagdating sa kalooban ng Diyos. Pambihira. Mga workers, magkakaroon kayo ng napakalaking struggle kung di kayo marunong mag-fasting. At naghihintay lang kayo, eh, fasting day ngayon eh. Hindi pwedeng bobo tayo pagdating sa pagtatanong sa Panginoon. Basahin niyo po mamaya, Isaiah 58, kapag ka nabasag mo yan, magiging maliwanag sa iyo lahat. Kadalasan po sa fasting, hindi nababasag. Kaya walang sagot. Amen. So, ito po yung mamaya na lang natin itutuloy. Kasi may isa pa eh. Kaya gusto ko lumalapit eh. Halimbawa, sabihin natin si Ate Jess. May nasa-sense kayo na next year. Bawa, next year. Mangyayari po, pe-pray kayo. Ngayon, may ginagawa ang Diyos at may ginagawa ang Diablo. Ngayon, ang dapat yung malaman, ano yung ginagawa? Anong ginagawa ng Diyos at anong ginagawa ng Diablo? Next year, susunogin niya yung bahay niyo. Hadlangan mo na. Next year, may maaksidente. Hadlangan mo na. Next year, may magkakaproblema ka sa pamilya mo. Hadlangan mo na. Next year, magkakaproblema ka sa trabaho mo. Hadlangan mo na. Alam ng Diyos lahat yan. Pero paano mo nga hadlangan? Paano ka magtanong? May mga times na hindi mo naman kailangan mag-fasting. Pero sasabihin ng Diyos sa'yo kung ano mangyayari next year. Para hindi ka nabubulaga. Ano tawag doon? Eat bulaga. May gagawin tayo para malaman mo, para nakaredy ka. Dahil ang Diyos, ang gusto niya sa mga lingkod niya, laging handa. Kaya kapag nabulaga ka, hindi ka handa. Alam mo, may naaksidente, may nangyaring ganito, ganyan. Sabihin natin, nadukutan ka, nawala ang pera mo. Kasalanan mo yan. Kasi ang gusto ng Diyos, laging handa. Ayaw ng Diyos na dudukutan ka. Siya nga nagbibigay ng pera sa'yo. Pagkatapos, biglang nanakawin ng iba. Hindi ganun. Eh, ano nga gagawin natin ngayon? Meron pong ginagawang prayer para malaman natin kung saan naatake ang kaaway. Halimbawa, sabihin natin, ilayo ng Panginoon, mawawalan ka ng 10,000. Halimbawa lang. Ngayon, gusto ba ng Diyos mawawalan ka ng 10,000? Hindi. Anong gagawin mo? Merong prayer na ginagamit riyan para alam mo. Kaya pag nawalan ka ng 10,000, kasalanan mo kasi hindi ka nag-pray. Merong ginagamit na prayer sa ganyan. Yung iba, alam na raw ito. Hindi. Marami pa tayong dapat matutunan kasi ako, dami ko pang dapat matutunan. Ngayon, try natin mamayang gabi itong bagay na to. Anong gagawin mo para malaman mo yung mga yan? Nakukuha niyo mga kapatid? Okay, tayo na po tayong lahat. So, praise the Lord. Maasa po ako na
May nakuha po tayong ngayong mula kagabi hanggang ngayong umaga na tayo po ay nagtagumpay sa ating mga struggles na antok. No? Ngayon, gumanong kayo. Gumanong kayo lahat. Yan. Ngayon, kunin niyo yung kamay niyo, lagay niyo sa tiyan niyo. Yan. Start yung ikot. Ang kahilingan ko, marami pa akong matutunan habang ginaganon mo. Ay, hallelujah. Hula, tapos din. So, try natin mamayang gabi kasi ito yung pinakagusto ko pong malaman ng lahat, yung tinatawag na scanning type ng prayer. Ini-scan mo, saan ang problema? Nag-i-scan ka, saan naatake ang diablo? Saan naatake ang kaaway? Ini-scan mo yan. Naituro na po ito noong panahon pa ng dinosaur ngayon. Mga dinosaur kasi patay na. Kaya kayo yung next na mga dinosaur. Kaya kailangan matutunan ito, saan aatake ang susunod na problema? Saan aatake ang diablo? Kailangan po nating matutunan ito. Kasi doon po sa lugar nyo, saan ako pinadadala ng Diyos dito sa mga bahay na ito? Saan yung tao nahahanapin ko para ilapit kay Lord? Hindi yung wardi-wardi ba? Kahit saan na lang. No. So, saan yung scanning type of prayer yung ganon? Pag-aaralan po natin. Tingnan natin mamayang gabi, no? Okay, so, sabi mo sa katabi mo, tagumpay. Hindi ako masyado nakatulog. Ay, okay. Lord, purihin ka. Salamat sa iyo sa mabuting ginagawa mo sa amin. Dalangin namin na sa kabila, Panginoon, ng pagod at antok dahil sa aming lupang katawan, ang word mo, o Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay manaig sa amin at maiuwi namin ito. Dagdag na sa data namin sa pakikipaglaban para sa tagumpay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.